kaya hawa, di siya hawa asay. Ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwarta wab to everyone of us, mga viewer namin sa YouTube channel. Nandito naman tayo muli sa isang talakayan na ang topic natin ito, The Ethics of Good People. Ang etika ng mabuting tao. Bago tayo magsimula, tayo'y manalangin, Pastora. Tayo po ay manalangin. Our Abba Yahweh, aming Alahayam, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Hinihiling po namin na samahan mo po kami sa gawain ito. Inaalaw po namin ang Raw Pakadas na siyang manguna sa amin, magturo sa bawat isa at patuloy na pangunahan ang gawain ito at ang katagumpayan na nagmumula sa iyo ay amin pong maranasan. Sa'yo po namin ipinagkakatiwala o aming Abba Yahweh ang pagkakataong ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. In the name of Yahweh Shai. Yaman. Yaman. Ang etika ng mabuting tao. Okay, alamin natin to. Ano ba ang etika ng mabuting tao? Okay, basa. Tanong. Ano ang moralidad ng mabuting tao? Ang sagot, ang moralidad ng mabuting tao ay maayos ang pananaw sa buhay. Colossians chapter 3 verse 1 to 6. Binuhay kayong muli na kasama ni Yahweh Shai. Kaya't ang pagtuonan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinararoonan ni Yahweh Shai na nakaupo sa kanan ng Alahayam. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Alahayam kasama ni Yahweh Shai. So, sa iba na hindi pa alam anong ibig sabihin ng etika o ethics. So, moralidad ng mabuting tao ay maayos ang pananaw sa buhay. Yun ang etika. Maayos yung pananaw niya ay mabuti. Meron talagang moralidad. Moral. Oh, yan ang sinutukoy. That's why binanggit dito sa Colossians chapter 3 verse 1 to 6. Dito binanggit niya na sabi niya rito, pagtuunan ninyo ng isip. So ano ipagtuon natin sa isip? Anong lagi natin iniisip? Yung pagtuunan natin ay ang mga bagay na nasa langit. So para bang lagi nating iniisip na yung bagay na sa langit, kapag ako'y nasa langit, kailangan malaman ko ano bang mga bagay na nandoon. E mabasa natin na may mansion doon. At tayo ba'y makatanggap ng mansion? O ano bang service doon? Mayroon bang Pajero, Montero, o ano, Fortuner? Ay doon may Chariot of Fire. Yung ang service doon. Pag-isahan lang ang sumakay. Parang ano eh, parang kotse na pang racing car. Isa lang pang sakay, driver lang, wala nang iba. Pang racing car. Yun ang Chariot of Fire. Yun yung pagtuunan nang pansin ang mga bagay na sa langit. Ano ang mangyayari natin doon? Ano ang kalagayan? Sabi rito, isaisip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Yahweh Shai. Yahweh Shai po ang nakasulat sa original Bible.
sa mga Bible na gawa ng Vatican Canon, gawa ng corrupted ng Vatican at saka Greek, ay Jesus Christ na nakalagay. Pero hindi tayo gagamit doon dahil hindi naman yan ang nasa original. Ang original, Yahawah Shai. Na nakaupo sa kanan ng Alhayam. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Yun talaga lagi naisip natin, pambagay na sa langit. Hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi minsan ang mga tao, yung mga taong walang moral values, naisip yun, paano ako maging yumaman, paano ako kumita, paano ako makapangupit, paano ako makapangdaya, paano ako makapang-scam, paano ako manalo sa luto. Puro lang makamundo ang iniisip. Sumali ko sa isang organization ito, baka dito ko makakapira, puro lang makalupa. Pero sabi nito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Pero iwan ko, yung mga tao na worldly, makamundo na bagay, yun ang walang moral values. Maraming pastor dyan, mga walang moral values, kasi panlupa. Ang moral values kasi, ang pananaw niya, panglangit lagi. Sapagat namatay na kayo, at ang inyong tunay na buhay ay nakatago sa Alhayam. Alhayam ang nasa original. Ang singular nito ay Ala. Magkatukma ang Quran at saka yung Tanakh. Hebrew Bible, Tanakh at saka Quran. Pareho Allah, Alhayam. Pag sabihin mo God, Lord, Panginoon, Amen, Diyos, lahat, puro pangalan ng fallen angel yan lahat. So, yun ang hindi alam ng mga tao. Tuloy natin. Basa. Si Yahawah Shai ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa idolatriya. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Alhayam ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Yung mga tao na hindi pasakop sa kanya dahil walang moral values, tatanggap ng kaparusahan. Tatanggap ng parusa. Na kailangan, kaya't ang dapat nang mawala sa inyo, dapat mawala sa atin to, ha? Ito yung tanggalin sa ating buhay. Na dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Kasi pagnanasang makalaman, paano ka makapira? Paano ka makabili ng masarap na pagkain? Puro lang makamundo. At hindi lang. Ito yung pakikiapid. Ito ang big problem to, eh. Girlfriend mo, boyfriend mo, jowa mo, hanggat hindi kayo kasal, walang karapatan magtalik. Ang tawag dyan ay pakikiapit. Isang malaking kasalanan po yan. Malaking kasalanan na makipagtalik ka sa isang babaeng hindi mo asawa. Kailangan asawa mo muna siya. Paano mo maging asawa siya? Magpakasal kayo. Eh kahit ilan. Basta kaya mo silang buhayin. Ayon rin sa Islam, eh. Kasi ang Islam, Hebrew, halos pareho. Ang Quran at saka yung Tanakh, Hebrew Bible, halos pareho, eh. So, kailangan kasal. Kasi hanggat walang kasal, magsama kayo, sabi ng iba na, magpakasal, tapos maghiwalay pa rin. Ang laking gasto sa annulment. Eh ngayon, divorce, parang di pa ata na-approve. Ano ba yan?
Mabuti na, wala na lang kasal-kasal, magsama na lang, para pag may wala, eh, tapos na, wala na yung problemahin. Eh, kaya hindi nga pwede, kasi pakiapin nga yan, hanggat walang bas-bas. Walang mga moral values yung mga tao dyan eh. Oo. Oh. Eh, may nakakilala sa akin. Eh, lahat pinakasalan ko yan eh. Eh, bakit? Muslim ka ba? Eh, Hebrew. Eh, Hebrew at saka Muslim, halos pareho yan eh. Eh, si Solomon, Hebrew. Wala na makapantay sa saan, Solomon, 1,000 lahat. Eh, si Jacob, yung pinakatatay ng Israel. Jacob, pinangalan ng Israel. Eh, si Asherala, o ilang asawa, 4. Puro kasal yun. Si Abraham, puro kasal. Pag ikaw nakipagtalik sa isang babae, hindi mo siya asawa, kahit magkasintahan kayo, dalaga ka, binata siya, magkasundo kayo, magkasintahan kayo, hanggat wala pang seremonya sa kasal, illegal yan, ang tawag ko dyan, illegal position of shipping. Pakikiapid. Etong kalaya naman, mahilig sa gala-gala, pasyal mga, puro lang walda sa pera to. That's why gusto mong maraming pera para magpasyal-pasyal sa anong mga ano. Eto, yung mahalay na simbuyo ng damdamin ng masamang nasa, yan. At kasakiman, yung mga sa Bisaya pa, dalo. Mayroon naman siya, hindi marunong magbigay. Dalo. O, ano ba yung tawag sa ano? Hakog. Hakog. Ayaw magbigay. So, yan ang alisin sa buhay natin para mayroon tayong moral values. Ngayon, sabi rito, si Yahawa Shai ang inyong buhay. Na kay Yahawa Shai na tayo, ha? Tandaan nyo, nanonood yung Yahawa Shai, ito po yung original na nakalagay ng Savior, Yahawa Shai. Hindi po Jesus Christ. Kasi ang Jesus Christ, fallen angel yan. Ang inyong buhay. At kapag siya ay mahayag na, pag mahayag na siya, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ano ang karangalan na mayroon kay Mashiach Yahawashi? Yun rin ang sayo. Kapag tayo'y may moral values, na iniwasan natin ito, pag-apit, kahalayan, yung mahalay na simbuyo, nandamdaming makalaman, ang masamang nasa lahat, at saka itong ano, tatanggalin to, at ang ating isip ay nakatuon sa panglangit, hindi pang lupa. Yan, yan talagang ano. Ngayon, tuloy. Habang mas mainam ito, kaysa sa listahan ng mga maaari at hindi maaaring gawin. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng detalyadong instruksyon kung paano tayo mamumuhay sa mundo. Ang banal na kasulatan ang tangi nating dapat pag-aralan upang malaman kung paano tayo mamumuhay bilang isang mabuting tao. Gayunman, hindi tuwirang tinalakay sa banal na kasulatan ang lahat ng sitwasyon na ating kinakaharap sa ating mga buhay. Kung ganoon, paano ito magiging sapat para sa ating mga kinakaharap na pagdidesisyon sa ating mga problema? Dito pumapasok ang tuntunin ng moralidad ng tao. Yan. Dito pumapasok ang tuntunin ng moralidad ng tao. Yung anong nakasulat sa kasulatan, hindi yung corrupted Bible, ha? Yung original Bible, Hebrew, matatranslate na natin ng lingwahe ng gusto mo. Gusto mong English? Yan, English na ba? Gusto mong Tagalog? Yan. Gusto mong Bisaya, Cebuano, yan. Gusto mo Chinese o Japanese?
Kasi high-tech na ang Google Translator. Ang maganda, para maganda ang pag-translate, yung premium. Kaya lang may monthly payment yun. Pero ang ordinary, matranslate naman, kaya lang hindi ganong maayos ang pagka-translate. Medyo mababaw na klase, medyo hindi pa nga, ayusin po pa eh, dahil hindi nga makatranslate ng maayos. Negosyo din itong ano eh. Negosyo din. Pero pag magbayad ka, ayos nila. Premium eh. Ngayon, ito ang gabay natin, yung banal na kasulatan. Yung Holy Scripture. Magagayad sa atin. O, tuloy tayo. O, basa. Bigyang kahulugan ng sensya ang ethics bilang isang pangkat ng mga prinsipyong moral o pag-aaral sa moralidad. Kaya nga ang tuntunin ng moralidad ng mga tao ay nagmula sa ating ipinamumuhay. Habang hindi nasasakop ng salita ng alhayam ang lahat ng sitwasyon na ating kinakaharap sa ating buhay, ang mga prinsipyo nito ang nagbibigay sa atin ng pamantayan kung paano tayo kikilos sa mga sitwasyon. Yung prinsipyo, para paano tayo kikilos ng tama sa sitwasyon. Okay. Ngayon, basa. Halimbawa, hindi sinabi ng banal na kasulatan ang tungkol sa paggamit ng illegal na droga. Ngunit base sa mga prinsipyong ating natutuhan sa kasulatan, alam natin na mali ito. Sa isang banda, sinasabi sa atin sa banal na kasulatan na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu at dapat nating parangalan ang alahayam sa pamamagitan ng ating mga katawan. Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo at ipinagkaloob ng alahayam sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang alahayam. Ang ating katawan ay templo ng raw kakadas o banal na espiritu. Ngayon, sa kasulatan, walang literal na sinabi na yung illegal na droga ay bawal. Pati yung pagsisigarilyo. Pero dahil ang katawan natin ay templo ng alahayam o banal na espiritu, kung ikaw ay maninigarilyo, papasok ng usap kay hihigop ng ano eh. Isa LTO nga, bawal ang smoke belching. Hulihin ka nga sa at sakyan mo, mausok. Smoke belching. Ngayon, we are smoke belching in our heart that the Holy Spirit, raw kakadas, living inside our heart. So, kinakailangan, ang banal na raw kakadas ay pahalaga natin, nasa loob natin. At hindi natin pausukan. At hindi natin lalagyan ng illegal na droga. Katulad ng cocaine, shabo. Kung mahirap ka, rugby na. O iba naman, marijuana. Ang resulta kasi sa sigarilyo at saka sa droga, sisirain yung utak natin. Ang sigarilyo naman, sisirain yung baga mo. One filter of cigarette, sabi ng doktor, 5 minutes ang deduction ng buhay mo sa isang stick ng sigarilyo. 5 minutes ang deduction. How many thousand cigarette, stick of cigarette ang naubos mo? Ganon.
Gayon, sa droga naman, kapag maadik ka na sa droga, manginginig ka kung hindi na ka makapag-droga. Maganda ang feeling mo. Katulad ng pagsigarilyo, maganda ang feeling kapag nagpapausok. Ang droga, ganun din. Pero ang epekto doon, yung epekto ng droga, yung ating utak, sisirain. That's why, ang labas sa isang taong droga, bangag, lutang, o may tililing. Mahirap ang isang presidente ng bansa na may tililing ang tawag, o bangag, o lutang. Walang kayusan ng bansa. Bawal talaga, bilang isang mayroong moral value sa buhay ng isang tao, kailangan iwasan talaga ito. Maninagarilyo, pagdodroga, alisin talaga yan sa buhay o huwag mong pasukan yan dahil hindi talaga maganda. Ang raw kakadas o Holy Spirit na sa loob mo ay hindi natutuwa. Kasi nasa loob natin siya. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Templo, tirahan. Nandito ang banal na Espiritu na nasa inyo, na pinagkaloob ng alahayam sa inyo. Tapos, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi tayo may-ari ng katawan. Once lang, araw kakadas na sa loob natin. We are not owner of our body. This is the owner of alhayam. Ang isang bagay na hindi sa'yo, pwede mo bang basta-basta mong gagawin? Hindi, kasi hindi sa'yo yan eh. Baka masira yan, magalit ang may-ari. Ganon, hindi natin sirain ang ating katawan dahil hindi na tayo may-ari ng katawan natin. Alahayam na ang may-ari. Oh, tuloy. Dahil alam natin ang ginagawa ng illegal na droga sa ating mga katawan, ay nagdudulot ito ng pagkasira ng ating pag-iisip at sakit sa ating katawan. At alam natin na sa paggamit nito ay sisirain natin ang templo ng banal na Espiritu. Ang bagay na ito ay hindi nakapagbibigay karangalan sa alahayam. Sinasabi din sa atin sa banal na kasulatan na dapat nating sundin ang mga may kapangyarihan na pinahintulutan ng alahayam na mamuno sa atin. Pansinin niyo to ha, mga viewer. Ito ha. Dahil alam natin, alam naman, huwag natin pasukin ang alanganin ang ginagawa ng illegal na droga sa ating mga katawan ay nagdudulot ito ng pagkasira ng ating pag-iisip. So, babagsak talaga, magkaroon ka ng tililing. Alam ba niyo salitang tililing? Ibig sabihin, may sayat, may sinto-sinto. Wala sa tamang pag-iisip. Yan ang resulta sa droga. Kayong nanonood ngayon, huwag ninyong pasukin ang droga. Paninigaryo, tanggalin ninyo yan. At saka pagdodroga, lalo na. Kung nagdodroga na kayo, nagsigarilyo na kayo, sikapin yung maalis sa buhay niyo yan. Dahil hindi talaga maganda yan. Hanggat ang tao mayroon dyan, ay wala siyang tinatawag na moral values. Walang moral values. Ngayon, tuloy natin. Basa. Dahil sa likas na bawal ang mga illegal na droga, hindi tayo sumusunod sa mga awtoridad at nagre-rebelde tayo sa kanila kung gagamit tayo ng mga ito. Nangangahulugan ba na pwede nang gumamit ng illegal na droga kung gagawin itong legal? Hindi. Dahil sasalungatin pa rin natin ang unang prinsipyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyong matatagpuan natin sa banal na kasulatan,
at dapat malalaman ng mga tao ang tamang tuntunin ng moralidad sa bawat sitwasyon. Merong bansa sa mundo na legal ang droga. Hindi maganda yan. That's why yung bansa na yan na legal ang droga, maraming addict, maraming siraulo, maraming may sayat. Wala na, wala nang maayos. So, kahit kung mayroong mga mambabatas natin na magtangkang gawing legal ang droga, yung illegal na droga, yung shabo, yung marijuana, yung rugby, yung cocaine, gawin nilang legal, hindi ka nahulihin kapag mag, ano ka dyan, malulong ka dyan, pero hindi. Sisirain nga ang isip natin. Pag ganyan, walang moral values ang taong mayroong ganyang kaisipan. Sira. Ano mangyayari? Ito yung isang bansang siraulo. Lahat puro siraulo. Wala. So, nakakalungkot. Bilang mga ngaral na kailangan nasa moral values tayo, yung mga bagay na makakasira sa ating otak, isip, o relasyon natin sa alahayam, iwasan natin. Ah, tuloy tayo. Ah, basa. Gayunman, sa ibang mga pagkakataon, kailangan nating maghukay ng kasagutan sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pinakamagandang paraan ay ang manalangin na ipakita sa atin ng alahayam ang tamang desisyon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang banal na espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya at bahagi ng kanyang ministeryo sa atin ay ang turuan tayo kung paano mamumuhay sa mundo. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang banal na espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, malaking faktor sa isang taong mayroong moral values, yung prayer. Na nanalangin tayo sa banal na espiritu, sa Rao Kakadas, na turuan tayo para tayo ipagtanggol. Turuan tayo sa tamang landas na tatahakin natin sa mundong ibabaw. Habang narito tayo sa mundo. Pero ang ating laging iniisip, yung panglangit, hindi yung pangdito lang, panglupa lang. Yun ang gustong tukuyin sa isang mayroong moral values na tao. O ano pa? Unang Juan chapter 2 verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Yahawa Shai sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo. At ito'y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Yahawa Shai. Kaya, kung tayo ay mananalangin na maintindihan ang kasulatan, gagabayan tayo at tuturuan ng banal na espiritu o Rao Kakadas. Ipakikita niya sa atin ang mga prinsipyo na dapat nating pangatawanan sa bawat sitwasyon na ating kinalalagyan. So, kapag tayo'y mapanalanginin, lagi tayong humingi ng gabay ng Rao Kakadas o banal na espiritu. Turuan mo ako ano ang dapat hakin. Ipadama naman sa puso mo yun eh.
kung mayroon ka talagang prayer, eh si ano nga, si Daniel, 3 times a day, mag-prayer. Sa mga Islam, mga Muslim, 5 times a day ang panalangin. Nakatuwad sa Bisaya pa. Ito namang magaling manuliksa. Eh, mga wak-wak yan, nagtuwad. Ang prayer kata, nakatira pa talaga yan. Tingnan mo ang nasa Bible, mga unang mga patriarch. Nakatira pa yan, Abraham. Yun ang sinunod ng lahat ng mga lahi ni Abraham, yung mga Muslim. Mga lahi ni Abraham yan, kay Hagar at saka kay Kitura. 6 ang anak ni Abraham, Kitura. Puro mga Aramo lahat yan. At isang anak nila ni Hagar, si Ismael. Pero si Ismael may 12 anak na lalaki, mga prinsipe. Yun ang Arab country, mga Muslim, mga Islamic country. Kay Abraham yan, pag manalangin, 5 times a day yan, nakatira pa. Igaguide naman tayo ng raw kakadas eh. Igaguide tayo ni Allah anong dapat gawin natin. Ganon din bilang Hebrew remnant Israelite. Igaguide tayo. Kailangan kasi prayerful tayo. Ang problema kasi may isang linggo, isang bisis lang nalangin. Paano ka tuturuan ng banal na espiritu na hindi ka naman mapanalanginin? Sabi dito, hindi ka na kailangan turuan pa ng iba. Kasi mismo ang banal na espiritu na magtuturo, pag lagi mo siyang kinausap sa prayer, magagaya yan, magririma sa iyo yan na ito ang gagawin mo. Yan po ang dapat nating ugaliin. Yung isang mapanalangining tao. Yan yung tao na mayroong moral values. Ano pa? Makikita natin sa banal na kasulatan ang mga tamang tuntunin sa moralidad na maaari nating maging batayan. Sa mga katanungan sa moralidad, kung saan kailangan nating tingnan ang mga prinsipyo na maaari nating ilapat sa bawat sitwasyon. Dapat tayong manalangin na maunawaan natin ang kanyang salita at buksan ng alahayam ang ating isip sa pagtuturo ng banal na espiritu. Ang espiritu ang magtuturo at gagabay sa atin sa ating pangunawa sa banal na kasulatan upang matagpuan natin ang mga prinsipyo na dapat nating panindigan upang makapamuhay tayo ng nararapat bilang isang tunay na makaalahayam na naninirahan dito sa mundo. So, importante talaga yung prayer na tayo po ay prayerful, mapanalanginin. May oras ba tayo sa panalangin? O marami tayong oras sa mga chismes? Marami tayong oras sa cellphone, sa mga chat-chat, sa mga internet, sa mga social media. Pero sa prayer, walang oras. Bibigyan natin ng oras. Biro mo ha, ang isang Muslim, kapag ikaw talaga totoong Muslim, kasi mayroon namang nag-Muslim-Musliman eh, hindi susunod talaga sa Quran. Ang Muslim talaga, ibig sabihin, pag ikaw tawaging Muslim, ibig sabihin, pagsunod, pagsuko, isusuko mo talagang buhay mo kay Allah Hayam. Sa atin sa Hebrew. That's why na mayroon talagang 5-time prayer. Pero ang Hebrew kasi 3 times. That's why ang ginawa ko 3 times ako manalangin. 3 times.
adi. Mataas ang sa Islam. 5 times sila manalangin, adi. Pero sa Hebrew, silang Daniel, mga 3 times sila manalangin. 3 times adi. So, importante ang prayer eh. Para yung laging makausap mo yung raw kakadas. Kasi ang raw kakadas, ang ama at saka anak, isa lang yan sila eh. Isa lang yan sila. We are one alahayam. Powers. Hindi yan 3 persona, ha? Hindi yan, kasi walang persona yan. Walang persona naman ang Holy Spirit. Yung anak, may persona. Ang ama, ang persona niya, hindi earthly body. Heavenly body ang ama. Ang anak niya mayroong earthly body. Kasi nagkatawang tao talaga. Yung ama. That's why si Yahweh siya ay may earthly body. Ang ama, heavenly body. Pero itong earthly body at saka heavenly body, isa lang yan. Si Yahweh yan. Naging Yahweh siya para ligtasin lang ang tao. Yahweh is salvation. Ibig sabihin, Yahweh is salvation. Yahweh siya. Eh, ang raw kakadas, yun yung iniwan ni Yahweh siya, pag-akit na sa langit, para yun ang magtuturo sa atin, dahil sabi niya, hindi ko kayo iwanan na alila, na ulila, na wala. Mayroong ipapadala ko sa inyong magtuturo sa kainyo, na magagaya siya. Ito yung haraw kakadas. Sa Hebrew yan, sa English, Holy Spirit. Sa Tagalog, banal na espiritu. Sa salitang Hebrew, raw kakadas. Yung Yahweh siya, i-English mo yan, Joshua. Sa Tagalog, Joshua. Joshua sa Tagalog. Sa English, Joshua. Sa Hebrew, Yahweh siya. Pero ang Yahweh, walang lingwahe yan. Ano? Yahweh talaga yan siya. Wala yung sabihin na, ano bang English dyan, ano bang Tagalog dyan, wala, Yahweh talaga. Kasi yun na talagang proper na yan. Pagbalik ni Yahweh siya doon, isa na lang pangalan, Yahweh na lang lahat. Isa, Yahweh na, wala nang Yahweh siya. Naging Yahweh siya lang si Yahweh pupunta rito, para nga iligtas tayo, na mag-shed siya ng blood doon sa Golgotha, sa Calvary, para tayo magkaroon ng katubusan, mahugasan ang kasalanan natin sa pamagitan ng kanyang blood, precious blood, that we have obtained eternal redemption. Yan po. Ngayon, ang taong may moral values, talagang mapanalanginin. At saka, nagpupuri yun, umaawit yan, nagpupuri. Halimbawa, paano magpupuri? Yahweh will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Yan. Yan ang ano na magpupuri. Sabi yan. Sa Tagalog, ako'y magpupuri sa Yahweh Shai. Ako'y magpupuri sa Yahweh Shai. Ako'y magpupuri sa Yahweh Shai. Purin si Yahweh Shai. O, yan. Matutuwa yan. Ang ating Creator, ang alahayam, kapag ating pinupuri. Sa prayer nga, may sabi doon, Kal Halal Aba Yahweh. Alahayam. Kal, all, halal, praises and glory. Aba, Yahweh, Ama, na si Yahweh. Sa Islam naman, Allah Akbar, purihin si Allah. Purihin. So, yan yun, Allah Akbar. Sa atin naman, Kal, halal, Aba, Yahweh. Yan ang pupuri. Kailangan purihin, luwalhatiin. O purihin ka, Aba Yahweh, we exalt your name, we magnify your name, Aba Yahweh. Yan, ganun. Sa prayer, ganun mo rin ipasok.
Yun ang taong mayroong moral values, nakatuon ang isip pang langit, pagpuri, mga bagay na ano ang kalagayan ko sa langit, saan ba ako makatira, may mansion ba ako, baka doon ako sa parang makatira, sa bangkita, dapat sa mansion ako kasi may mansion doon eh, at dapat may service ako na ano, yung chariot of fire. Kasi dito sa lupa, mayroon ka service, Montero. Tapos doon, wala ka na service, maglakad ka na lang. Eh kasi pasaway dito sa lupa, wala ka doon. Hindi natin matanggap ang karangalan na matanggap ni Yahwashai na tatanggapin din natin kapag mahayag na siya kung tayo'y pasaway. Kasi kaya lang may maraming mga Hebrew-Israelite remnant o kahit naman mga Gentile na elect, na kapag ang isip lang nakatuon sa panglupa, wala talagang panahon sa pagsamba yun eh. Walang panahon. Ang iba naman, kailan na pagsamba kasi may service. Sundo, hatid. Pag wala namang service, wala rin. Yan. Dito makikita natin yung kanyang totoong pagmamahal sa ating Creator. Abaya hawa, isyaya hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa.